and gentlemen, we have just landed. Matapos ang kanilang escape from Wuhan, China, sa wakas nakarating na rin sina B at Cindy sa Pilipinas. Thursday last week nang una naming ibinalita ang pag-alis nila sa Wuhan. Nagkataon lang na mainas sa kaso sila doon para sa kanilang negosyo. Sa Hong Kong muna sila nanatili ng 5 araw kung saan sila nag-self-quarantine. In Hong Kong, relieved lang na wala na kami sa Wuhan. Pero syempre, you still feel not safe, but ano kami, a little bit worried kasi nga, what if safe na tayo na nakalabas tayo ng Wuhan pero infected tayo? So that's also a problem, di ba? Doon, maigi raw nilang chinecheck ang kanilang sarili for any signs and symptoms ng 2019 novel coronavirus na sinasabing nagmula sa Wuhan, China. At kagabi, minabuti na nilang umuwi sa Pilipinas para dito magpahinga at obserbahan ang kanilang sarili. Dito sa Terminal 3, lumapag sila B at Cindy galing sa Hong Kong. Dito rin sila mag-voluntary quarantine check na requirement ng Department of Health. Ngayon, di ko alam kung makakalabas sila ng airport ngayon or iko-quarantine sila. Hindi na namin nakunan sina B at Cindy sa quarantine area dahil hindi na kami pinayagan doon. Pero kwento nila, walang humarang sa kanila sa quarantine area ng airport kahit na nag-declare sila na may travel history sila sa Wuhan. Ang una namin dinaan yung screening ng temperature, ganun. Tapos after that, the immigration. Dahil walang humarang sa kanila, nagkusa na sila magpa-check sa quarantine area. Doon, sinek ang kanilang temperature at tinanong sila tungkol sa kanilang travel history at pinayuhan kung ano ang dapat gawin. Tinanggal niya na yung mask niya, tapos nakipag-shaken siya sa amin nung pag-alis namin doon sa immigration. May tinawagan siya na boss nila. Siguro yun nga, yung parang director nila. Napalalabasin na kami, na-fear kami, ganyan. Kaya yun, tapos after that, pinalabas na kami. Hindi sila isinailalim sa quarantine dahil wala naman daw silang sintomas ng NCOV. Sabi ni Doc, i-continue daw namin yung pag-observe namin sa sarili namin. And then, continue yung vitamins namin na tinitake. And stay healthy, yun lang. And they're gonna call us naman daw from time to time. Tinanong ko kung bakit parang naging lax ang Bureau of Quarantine. Paliwanag nila. Yes, yun na, kung asymptomatic nga, mapusibilidad talaga makakalapas ng Bureau of Quarantine. So yun, kung nakita ng Bureau of Immigration naman, tawag sa amin. Or kung makakalusot nga, just in case na makalusot sa komunidad, i-monitor sila ng resume. Bagamat wala sa plano, masaya si Nabi at Cindy to be home at last. We are happy na na-clear kami. At least to enlighten yung mga kababayan natin na hindi porke galing ka sa lugar na yon, you are infected. Kung kayo ay may travel history sa Wuhan, China o iba pang lugar na infected ng 2019 novel coronavirus, maging honest lang at i-declare ito sa gobyerno para na rin sa kaligtasan ninyo at kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa inyo. I'm Anthony Esguerra and I stand with you.